Hi everyone, nandito na tayo sa second game para bukas. So second game for tomorrow. It's a huge game, napaganda na ito. Hindi pwedeng ma-miss to. Magnolia going up against Phoenix Fuel Masters. So ang pinaka main story nito is yung dalawang magtropa. Calvin Abueva going up against Calvin Abueva was now playing for Magnolia, going up against Vic Manuel. Nakaka-trade lang papuntang Phoenix Fuel Masters. Actually, kanina kaka-usap ko lang kay Vic Manuel sa Messenger. Pre, God bless for tomorrow. And sabi ko nga sa kanya, mukhang maganda talaga to. Okay, so before we start, I'm just inviting everyone, yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel natin, Pasay Baller, please subscribe. Just click on the subscribe button and also hit on the bell logo. We make predictions and we share our thoughts dito sa PBA games, also sa NBA, and also we started doing some predictions paunti-unti dun sa MLB. Ang dami kasing games sa MLB, so hindi kayang lahat i-cover, but yeah, we'll also be sharing predictions na ng MLB. Okay, so pero focus muna tayo ngayon dito sa, again, sa labang ito. Phoenix Fuel Masters going up against Magnolia, but bago ko makalimutan, shoutout nga pala kay Carl Amon Romero. Salamat sa GCash kanina. Salamat sa pamerienda na... Thank you, bro. Thank you for supporting the channel. And again, thank you sa pa-burger, kumbaga. Alright, so sana mas marami pang burger dyan. Andiyan naman yung GCash sa baba. Okay? Anyway, so... Calvin Abueva nasa Magnolia na. Calvin Abueva, obviously, is a player who can energize, for me, any team. Nung nasa Alaska siya, we saw that happen, you know, na pag-champion. Well, hindi naman siya yung pinaka-main reason, pero I'm sure he was one of the sources ng energy ng Alaska noong 2013 when they defeated Ginebra. So, napunta siya sa Phoenix. Kita niyo naman, Phoenix became a contender. It's not that, you know, Phoenix was not doing well, but nung bumalik, lalo si Abueva, considering na ang tagal niyang nawala, ang tagal niyang nasuspend, man, parang wala lang. Diba? Aminin natin, parang wala lang, parang mas condition pasado sa ibang tao. So, I'm sure, kasi maraming nasabi, baka manibago siya sa Magnolia, gano'n, yeah, could be, normal naman yan, pero again, the energy, the hustle, imposible yung mawala yan for Calvin, the Beast of Abueva. For sure, he would be able to impact the team enough para ma-energize or magkaroon ng spark itong Magnolia bukas. Ngayon, itong Phoenix naman, obviously, nawala yung spot na iniwan ni Calvin. Yung tignan natin nga pa lang, gandang combination sa Magnolia, Calvin Abueva tsaka Poli, no? Angas ng tundo. Tapos sabi ko nga nina sa sarili ko, angas ng tundo tsaka angas ng mundo. Ang angas kasi talaga ni Calvin, I mean, in a good way, ha? I mean, I know he's doing his best to become a better person and become a better player as well. Pero... tong dalawang to, angas na ito sa in a good way. Again, tong dalawang to, tingnan natin paano sila magkaroon ng paano yung combination nila. Now, doon sa Phoenix, kagaya nga na sinabi ko, si Vic Manuel, nandun na siya ngayon. So, binitawan siya ng Alaska, pinuha siya ng Phoenix, and we all know kung sino naman yung mga mainstay sa Phoenix. Obviously, andun si Wright, di ba? But along with Vic Manuel, kasama din niya si Chris Banchero. Man. So, kung titignan mo, si Chris Banchero, andun din si RJ Hazul. Diba? Tapos, ang coach pa nila si Coach Topex, parang Alaska talaga ito eh. Yung dating Alaska. Diba? So, just imagine kung naabutan ni Vic Manuel tong si Calvin doon. Man, Alaska talaga. Diba? So, anyway, ang ganda na magiging matchup nito because it's a for me, it will boil down to a chess game dun sa dalawang coaches. Chito Victolero and Topex Robinson, pareho pang guardia to sa PBA. Alam mo naman, pag guardia, mataas ang IQ nito. Pareho pang umabot ng PBA, so for sure matalino tong dalawang to. For me, it will boil down to that. Parehong maganda yung rosters na tong dalawang to. Pero for me, tong Magnolia, medyo they will also be hurting dahil sa pagka-suspend ni Gio Halalon. I mean, it's not like Gio Halalon is scoring 20 points or 25 points, diba? Pero
Gio Halalon can provide instant offense. You know, Gio Halalon can actually go there. He can, you know, he can orchestrate yung offense nila. He can provide na pahinga dun sa mga starters nila. Nang wala kang ikababahala. Kasi ganun din naman gagawin niya. I-score siya, makakapag-timon siya. Parang, you know, parang ganun din sa mga starters nila. Parang baroka din naman, wala. Diba? Minsan nga, mas okay pa yung laro ni Halalon. Pero wala si Halalon, I guess, dahil sa suspension for playing in a, you know, in a ligang labas. Yun ang nabasa ko, diba? So, I think that will play somehow a factor dito sa game na to. Chinek ko yung spread kanina. Lumalabas na Llamado ang Magnolia. Llamado ang Magnolia. Magnolia minus 2.5. It's hard. For me, this is really hard. Yung Magnolia, yung Manuel versus Abueva na lang, hirap panoorin nun. Hindi mo alam sinong kakampiyan mo dun eh. Magtropang matindi ang dalawang yan. Again, paring Vic, galdes sa laban bukas. Kanina, minessage ko na yan eh. Sabi ko nga, sabihin ko sana huwag siyang magpapa-technical o magpapa-graduate eh. Pero tingin ko dito, opinion ko lang ha, I would side with Phoenix but I would take the plus. Okay, so I would take the plus. So my take on this would be Phoenix plus 2.5. Di ako magma-money line, tingin ko. Unless, you know, marami kang pera, gusto mo sumugal talaga, go. Pero, you know, talking about safety, I will go with Phoenix plus 2.5 kasi tingin ko manalo man ng Magnolia dito. I don't think it will be a blowout. Again, that's just, you know, my prediction. And again, Gio Halalon's absence for me will play a huge factor, di ba? Unlike dati, di ba, meron silang Baroka, meron silang Poli, meron silang Halalon, di ba? So, ngayon, it will be like down to Poli and Baroka. Well, andyan din naman si Abundo. Para Galvin, Galdes din pala bukas. Mga tropang CEO yan. Doon naman si Alvin, di ba? So, kung... pero grabe dati, daming options talaga. Di ba? Daming options. So, iba. Iba yung kukumpleto yung lineup nila nung guards na yon. Tapos may Banchero pa na nandun na ngayon sa Phoenix. So, for me... I would side with Phoenix talaga on this one. So my personal take on this game would be Phoenix plus 2.5. Again, it's Phoenix plus 2.5. Kung kaya nyo, kung dun sa mga booking nyo may plus 3.5, then why not? Mas maganda nga yun. Okay? So maraming salamat dun sa sumusuporta. Ingat po kayo. Peace out. Pasay love. And then God bless.